Magandang gabi po, Kuya Barry. Ako nga pala si Dre. 34 anyos saksalukuyan. Isa po akong kolektor ng isang kumpanya ng motorsiklo na naglalayong magpautang ng murang mga motorsiklo sa kahit saang sulok ng Pilipinas. Hihingi na lamang po ako ng kaunting dispensa kung hindi ko po ipapaalam pa ang pangalan ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ko para maiwasan lang ang issue. Taga Maynila po talaga ako, ngunit na-assign akong magtrabaho sa Iloilo. Wala naman akong magawa dahil iyon ang utos ng aming management. Naghahabol din ako ng umento sa sweldo, kaya kahit papaano ay gusto ko ring magpakitang gila sa aking mga amo. Ang ruta ko po talaga ay mula Capiz hanggang Aklan lang. Ngunit minsan, hindi na talaga mawawala sa ating karanasan ang maligaw at makarating sa ibang lugar. Hindi ko namang inaasahang mawala sa direksyon ng mga panahong iyon, ngunit dahil delikado ang uri ng trabahong mayroon ako, natuto na lang akong maghanap ng paraan para makauwi sa amin ng maayos. Natatandaan ko pa, araw po ito ng Miyerkules. Maaga po akong umalis sa aming tinutuluyang bahay para magsimula na sa pangongolekta. Kung susumahin ko'y nasa 50 katao ang kailangan kong singiling ngayon. Marami at malalayong lugar pa ang kanilang tirahan mula sa branch namin. Dala ang aking backpack, bungkos ng resibo, ballpen at ang aking motorsiklo ay nagmaneho ako mula rito sa Capiz hanggang sa nararapat kong destinasyon. Naging abala lang ako buong maghapon kaya alam kong mabilis kong matatapos ang aking trabaho. Hindi naman mahirap singilin ang bawat taong nakatoka kong kausapin dahil may mga inihanda na silang pambayad para sa motorsiklo na kinuha nila. Humihinto lang ako kapag nagutom kagaya ng tanghalian. Wala namang problema dahil marami naman akong tindahang madaraanan. Bandang alas 3 ng hapon ay natuwa ako dahil tapos na ang paniningil ko. Ngayon ang ruta ko naman ay pauwi mula Aklan hanggang Capiz. May kalayuan din iyon, ngunit alam ko namang madali na lang ang biyahe lalo na't wala din naman akong dadaanang pang iba. Hindi ko lang po maiwasang kabahan, Kuya Barry, nang mapadaan ako sa isang barangay sa Capiz. Nang mapansin ang isang lalaking nakamotorsiklo din kagaya ko. Balot na balot ang mukha at mukhang may masamang binabalak. Saglit akong huminto sa isang gasolinahan at nagpa-full tank. Bilang isang kolektor, hindi lang paniningil ang pwede naming gawin. Nagdaan na din kami sa isang seminar at isa ang ganitong sitwasyon sa kailangan naming bantayan. Pera ang dala kasi namin. Mainit ito sa lahat ng tao. Pwedeng ibigay naming lahat ang pinaghirapan namin saka kami tatawag ng pulis, pero pwede rin naman kaming mag-iba ng ruta para kahit papaano ay mailayo kami sa mga mata ng masasamang loob. Tinawagan ko ang aming OIC upang sabihin sa kanya ang sitwasyon. Hindi ko pa naman kumpirmado kung may masama nga siyang balak sa akin, pero kanina ko pa siya kasi napapansing sinusundan ako. Sa bawat paghinto ko naman ay tumitigil din siya, kaya hindi ko maiwasang mag-alala. Baka lang may kasama siyang kasabwat na naghihintay lang sa parting walang tao para madagit ako. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang napapansin ko, ay tumawag ako sa pulis para sabihin may isang kaduda-duda ang kilos na sumusunod po sa akin. Ang advice sa akin ng kausap ko, mas mabuting huminto daw ako sa madadaanan kong police station at maghintay na lang ng sundo. Kaagad akong lumarga matapos ang ginawa kong iyon. Kabisado ko na ang lugar na tinataha ko at binibilisan ko na lang din ang pagpapatakbo ko kaya hindi na nagawa pa ng lalaking makasunod sa akin.
Medyo napapalayo na ako sa kalsadang dapat tahakin ko, pero ayos lang. May mapa naman ako at alam ko naman ang lugar na ito. Medyo nagtataka lang ako nang mapansing biglang nagbago ang itsura ng kalsada at sa halip na may lulusutan pa ako sa unahan ay naging dead end na ito. Kinabahan ako, Kuya Barry, at lumingon sa aking likuran. Wala nang sumusunod sa akin kaya bumalik ako at nagulat na lang nang mas maligaw pa ako. Hindi ko alam kung bakit sa bawat pagliko ko ay nagbabago ang hitsura ng kalsada kaya hindi na ako lumihis pa ng daan. Hindi nagtagal, nakarating ako sa isang tulay na pwedeng daanan ng mga motorsiklo. May nakalagay pang karatula, "Welcome to San Jose de Buena Vista." Kaya napamulagat ako. Antike na pala ang ruta ng tulay na kinatatayuan ko. Kahit medyo nag-aalangan, pinili kong dumaan sa tulay at magpatuloy sa aking paglalakbay. Pagabi na kaya kailangan kong magpahinga. Tutal naman alam na ng aking boss ang nangyari kaya kailangan kong magbago ng ruta. Tinahak ko ang landas papunta sa baryo. May mga natatanaw na akong kabahayan na pwede kong mapagtanungan tungkol sa aking matutuluyan. Hindi ko alam kung bakit kakaiba ang paraan ng pagtitig nila sa akin. Nakakapanibago at nakakailang. Para bang noon lang sila nakakita ng dayo na napadaan sa kanilang lugar. Huminto tuloy ako sa isang karinderya para sana kumain, pero kagaya ng nadadaanan kong mga bahay, tinitigan din ako ng tindera. Natakot lang ako nang tila ba nagwawala ang mga bata na hula ko ay anak ng babae. Ang sabi niya kasi, may grasya raw na dumating sa baryo nila. Kung sana siya na daw ang unang makatikim ng laman ko. Nagulat ako sa tinuran niya. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko, pero nararamdaman ko ang pangingilabot na mula ulo hanggang paa. Hintakot akong umalis sa karinderya at nagpa siyang sumampa ulit sa aking motorsiklo at nagmaneho ng mabilis. Kung hindi po ako nagkakamali, Kuya Barry, baka naligaw na ako sa baryo ng mga aswang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Isang malaking pagkakamali ang ginawa kong pagliko kanina sa tulay na iyon. Dito ako dinala sa lugar kung saan maraming hayok sa laman ng tao at sariwang dugo. Hindi nagtagal, nakarating na naman ako sa kabilang kalsada. Sa pagkakataong ito, isang malaking palengke ang aking nakita. Maraming paninda at may mga nakasabit pa. Napanganga ako sa tuwing napapabaling ang tingin ko kahit saan. Ang pinagtataka ko, maraming tao doon na namimili kahit gabi na. Paano ba naman kasi may mga nakasabit na putol na paa, kamay, ulo at lamang loob ng tao ang nakikita kong nakadisplay sa bawat tindahan? Gustuhin ko mang sumigaw ay hindi ko magawa. Nanginginig lang ako nakahawak sa motorsiklo ko. Kung titingnan mo ang mga namimili doon, animoy takam na takam pa sila sa kanilang mga nakikita. Napakubli ako sa isang puno. Buti na lang walang nakakakita pa rin sa akin. Nakita kong may iilan na namimili na may bitbit na at pinahiwa-hiwa pa sa maliit na parte. Pakiramdam ko nung mga oras na iyon, hinihiwa din ako ng buhay. Parang natutunaw na kandila ang mga paa ko at wala na halos maramdaman. Hindi ko mapigilan ang mapaduwal. Bahagyang nasuka ako, dahilan para lumikha iyon ng ingay.
napasuka ako ng bahagya. Matapos yun ay may nakakita sa akin. Nang makita ng ilan ng mga customer ang reaksyon ko ay nagkatinginan sila sa kanilang mga kasama. Ang kaninang masasaya nilang mukha ay napalitan ng mabalasik na mga tingin hanggang sa animoy nagkasundo ang kanilang mga mata. Para bang pinag-uusapan ako ng tahimik. Napaisip ako kung talagang nasa lugar nga ako ng mga aswang ay alam kong delikado talaga ang buhay ko. Sa pagkakaalam ko pa, ang aswang ay walang kinikilala. Kahit nga kaanak nila ay nilalantaan pa rin nila. Hindi nila kayang magpakatao kagaya natin dahil iba ang lahi nila. Mukha lang silang mga tao ngunit kumakain sila ng kagaya natin. Naggagawa nilang magbagong anyo sa gabi at may natatanging kakayahan sila na wala tayo. Malalakas ang mga aswang at magaling sa usaping panlilinlang. Nanlamig ako at walang imik na sumakay muli sa aking motorsiklo. Nangangatal ang buo kong katawan. Gusto kong bumunghalit ng iyak, ngunit natatakot po ako. Naisip kong baka mamatay ako sa lugar na ito dahil lang sa pag-iwas ko sa lalaking sumusunod sa akin kanina. Nanginginig na binuhay ko ang makina ng aking motorsiklo at inisip kung saan nga ba ang tamang ruta. Mukhang hindi magandang ideya ang maligaw sa hindi ko na alam kung saang parte nga ba ito ng antike. Buong akala ko ay sa Kapis lang may aswang, ngunit pati ba naman sa antike mayroon din? Nagmaneho ako hanggang sa abuti na ako ng gabi sa daan. Hindi ko alam kung saan banda na ba ako nakarating, basta ang alam ko, wala akong balak kuminto. Pinipilit kong kalmahin ang aking sistema habang nagpapatakbo ako ng motorsiklo. Ngunit Kuya Bari, sa totoo lang, naiihina ako sa labis na kaba. Pakiramdam ko, aatakihin ako sa puso anumang oras, kaya wala na akong panahon pa para magtingin-tingin kung saan ako banda dadaan. Ang mahalaga, makaalis ka agad ako sa lugar na iyon. Nagmaneho ako hanggang sa namalayan ko na lang na nakarating ako sa isa pang malawak na highway. Habang nagpapatakbo, sinabayan ko ng dasal at tawag sa Panginoon ang pagbabiyahe ko. Ipinagdarasal ko na sana iligtas niya ako sa kapahamakan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay, Kuya Bari, at ayaw ko namang mamatay sa kamay ng mga aswang. Hindi ko kayang isipin na habang kinakain ako ng mga nilalang na iyon, ay nagsisigaw ako at nagmamakaawa. Alaunan, nakarating ako sa isang pamilyar na highway. Hindi ko alam kung ano nga ba ang ibig sabihin noon. Basta nakita ko na lang na kailangan kong maging matatag dahil kung pagsubok ang pagkakaligaw kong iyon sa buhay ko, kailangan kong magtiis at magsikap. Pagdating ko po sa dulo ng highway, may nakasalubong akong isang lalaking nakamotorsiklo din. Ngunit hindi ito yung lalaking sumusunod sa akin. Tila pamilyar ang kanyang suot. Natuwa ako dahil kasamahan ko pala ito sa trabaho at pauwi na rin siya. Pinara ko siya at gulat na gulat ito dahil sa aking hitsura. Ano daw nangyari sa akin at parang pagod na pagod daw ako? Huminga lang ako ng malalim at ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng pangyayari sa akin kanina. Ngunit gulat na gulat siya dahil wala daw siyang matandaan na ganoong lugar at mga kalyeng nasa description na sinasabi ko sa kanya. Wala daw tulay doon na sinasabi ko. Napatulala lang ako. Hindi ako makapaniwala sa naging reaksyon niya. Ano yun? Namalikmata lang ako? Pero totoong totoo lahat ng mga nakita ko. Maaaring pinaglaruan ako
ng kung anumang nilalang para magawi ako sa lugar na iyon. Inalalayan na lang ako ng aking kasamahan hanggang sa makauwi kami sa aming baryo. Labis ang pasasalamat ko sa kanya at nakauwi ako ng ligtas at walang anumang gasgas na posibleng gawin ng mga aswang na iyon kung sakaling nanatili pa ako sa lugar na iyon. Magpasa hanggang ngayon, Kuya Barry. Narito pa rin naman ako at patuloy pa rin akong nagtatrabaho sa kumpanyang ito. Ngunit sa tuwing mapapadaan pa rin ako sa lugar na iyon, kinikilabutan pa rin talaga ako ng sobra. Isang pangyayaring muntik nang kumitil sa aking buhay dahil lang sa isang wrong turn sa antike. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Sana po'y nagustuhan nyo at mabasa nyo po ito sa inyong channel. Maraming salamat po sa pakikinig. More power po and God bless. Lubos na gumagalang, Dre. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.